Pag nanonood kayo ng sine, tapos puro trailer pa lang, tanungin mo na siya. Oh, ano, ano, babe, ano ba to? Ano ba to? Manonood lang sine, may financial goal discussion. Ang corny mo! Hello, everyone! Hello! Magandang hello, araw, kamusta? Mga ka-Arky. Mga kamusta, mga ka-Arky. So, right now, ano muna tayo, mag-iba tayo ng format. So, we're taking this two at a time. Kasi mahirap naman yung apat, tatagal. Oo, mahirap pag-effort. So, we're making this ano, no, two at a time. So, you'd be seeing different combinations of mga effort na ka-Arky. So, we have different topics for you. So, maraming salamat again for tuning with us ito sa ating YouTube channel sa Wealth Arky. Ano bang pag-uusapan natin, Marion? Oh, so, Sir Renzi, ang topic natin ngayon ay red flags kapag nasa okay dating stage pa lang. Ayan, binigay Oy! Sa atin ito kasi tayong dalawa. Bakit ba sa atin binigay ito? Tayo daw mga kasagot nito. Okay, by the way guys, no, sa grupo namin, kami ni Marina kasal na. Okay. Happily married. Okay, hindi lang married, but happily married. So, ayan, binigay sa amin tong topic na to. Red flags na dapat ano to na makikita kapag dating, no? Pag dating or in a relationship. So, financial ano red to? Flags. Financial yeah red flags. Sige, tingnan natin. Ano bang from ano ba to? From experience? Oh, from experience. Oh. From experience to ko. Oh, parang okay. I love before, mga ganyan. Relax, talaga naman. Oh, sige, anong meron tayo dyan, Marion? Simulan financial natin. Red flag. Anong meron ka dyan? Siguro ang una dito is yung ano, may discussion on financial goals. Ayan. So, syempre, di ba, okay, pag nag-dating kayo, di ba, pag nanonood kayo ng sine, tapos puro trailer pa lang, tanungin mo na siya. Oh, ano, ano, babe, ano ba to? Ano ba to? Manonood lang sine, may financial goal discussion. Ang corny mo. Ganun ka-addict, ano? Seryoso. Trailer na trailer, tapos ganda ng trailer. Babe, pag-usapo naman natin financial goal natin. Ang corny. Oh, anyways, oh, sige, oh, game. So, yun. So, ano, kung manonood kayo ng sine o pagkatapos manonood ng sine, or ano, kapag may time kayo, ask your girlfriend or your boyfriend kung ano yung kanyang financial goals. Kasi or syempre, si Babe, tanungin si Babe, di ba? Si Babe. Si Babe, yan. Oh, si Bro. Di ba? Marami ng ganyan ngayon eh. Mga ano na daw. Anyways, Yun. So, mga financial goals niya, I think ano naman eh, as a boyfriend or girlfriend, isang bagay yun na pwede nyo talagang pag-usapan. Mm. Kasi of course, darating din sa point na gusto mo siyang pakasalan, papakasal kayo, bibili kayo ng bahay. Of course. So, tingnan mo na, hindi naman kailangan concrete, hindi naman kailangan magpakita ng Excel file sa'yo, pero at least... Excel. At least open si partner mo to talk about these things. Ilang years ba? Bago, okay. Protection niya, ilang years bago siya makabili ng bahay. Or bago kayo bibili ng bahay, ilang years bago kayo magpapakasal, I think kung open-minded kayong dalawa sa path na dadaanan ninyo is magiging part ng kwentuhan ninyo. Eh, paano pag ang financial goal niya, gusto kong makabangon sa aking 1 million pesos na credit card debt. Nako, yun na. Pag magpakasal kayo, damay ka na doon. Okay, no? Pero maganda yun. I mean, syempre, no, the way that we are dating, of course, syempre, hindi naman tayo nakikipag-date ng just-just lang, di ba, ng basta-basta. So, syempre, pupunta din tayo doon. So, kumbaga, no, sooner or later, mapag-uusapan din natin yung mga ganyang bagay, yung mga importanteng bagay about, yun nga, financial goals or yung mga pangarap sa buhay. Whether you're up for marriage or cohabitation, or whatever have you, kung ano mang relasyon ang meron kayo. Ako, meron akong additional na financial red flag. Ito, maliit lang to, pero pag ito nakita nyo, nako, mag-isip-isip kayo. Mm. Kakain kayo sa labas. Okay. Tapos,
pagkakain sa labas, siyempre, iba na, modern na tayo ngayon, di ba? Minsan, split ang bill, 50-50, di ba? Or whatever. Pero kapag halimbawa, yan ano, sorry? Yan ba yung extra? Ay, hindi. Iba ba yun? Iba ba yun? So, halimbawa, o yan, bill, okay, 50-50. Kapag, for example, kinuha niya yung bill, okay, sasabihin niya, ah, sige, ako na magbabayad using my credit card. Kunin ko na lang yung cash sa'yo or yung part mo sa'yo. Yon, red flag yon, financial red flag yon. Bakit? Okay, bakit financial red flag yan? Hindi naman natin sinasabi na masama na yung tao, di ba? Pero, kumbaga, kapag may ganun, indication yon, kumbaga, red flag na, teka lang, kasi baka mamaya, okay, baon yung tao sa credit card bill. Bakit ganon? Kasi pag sinwipe sa credit card yon, makukuha niya yung cash from you at yung cash na makukuha niya sa'yo is yun yung ipangbabayad niya sa credit card niya. Kasi again, no, di ba? Bakit ka naman kukuha ng cash ibang tao kung kaya mo naman bayaran yung credit card mo? So yun, isang financial red flag yon. Okay? So, halimbawa, you're on a date, dalawa lang kayo, or even with friends, okay? Nako, mas maganda yan kapag friends kasi mas malaki yung cash na makokolekta. So, mas makakabayad siya. So, tingnan mo maigi. Pag nag-volunteer siya, nakunin, or madalas, no? Madalas na ganun yung ano, yung kanyang behavior. So, tingnan nyo rin. It might be an indication na medyo may concern yan sa credit card bill. So, pwedeng simplihan mo na yan. Oh, I see that your credit card ginagamit mo para ate pag lumalabas tayo saka you get your cash. So, kamusta naman? Simplihan mo lang, 'di ba? Matagal ka na ba may credit card? Nakakabayad ka ba? How do you pay? Ganyan, do you pay ang cash? Kasi ako, parati ako online bank transfer na. So, medyo may konting sundot-sundot ng ganon. Ayan. Financial red flag yan. Oh, paano makaramdam mo sa partner mo na you're concerned dun sa way na gamit ng credit card. Tingnan mo yan. Okay, ano pa? Ano pa mga financial red flag natin? Ako, meron yung ano, may tinatawag tayong ano, yung partner mo nagkakaroon ng paranormal activity. Ano yun? Ayan. Ito yung pag sumuerdo siya, hindi niya nararamdaman yung kinita niya. Okay. Wala siyang savings. Ayan. Okay. So, syempre, pag sumweldo tayo, maya-maya. Paano mo malalaman na walang savings? Sisilipin mo ba yung bank account? ito ang sign dyan. Anong sign dyan? Kunwari, magkasama kayo, ano, 15 katapusan. Yan. After one day, 15 katapusan, sasabihin sa'yo ng partner mo, alam mo, babe, parang hindi ko naramdaman na sumweldo ako ngayon. Pag may gano'n. Oo nga, no? Nagkaroon tayo ng client na ganyan, no? Sumusweldo siya, no? Then she told me na parang hindi ko nararamdaman yung sweldo ko. Ganyan. So, nalaman ko na itong si client pala, every week, lumalabas with friends. So either lumalabas siya with friends or lalabas kayo, gagastos kayo sa isang medyo mahal na date, di ba? So naiipon yung mga expenses na beyond na dun sa income mo or sakto na sa income mo. So wala ka nang natatabi. Magandang red flag yan. Oo, so kung ako yung ano, ako yung boyfriend nung partner na yon, sasabihin ko, siguro mas maganda na every sweldo, magsiset ka ng target amount na every 15 or 30th of the month, magset aside ako ng 3,000, 5,000. Tanungin ko rin kung meron na siyang emergency fund, di ba? So, para... ang seryoso mo, ha? Una, magde-date, tapos tatanungin, may financial goal, tapos, baby, emergency fund ka na ba? Patunayan mo nga, pahingi yung ano, account ng bank cert. Pingin bank cert. May bank. Siguro, kung ako babae, tapos ka-date kita, ako yung tipo, ikaw yung tipo manghihingi ng bank cert, no? Prueba. Grabe ka. Okay, so going back. So, yun, no? Maganda yan. May dadagdag pa ako dyan na financial red flag. Kapag nakikita mo yung tao is, okay, living beyond his or her means. Okay? Paano mo malalaman? Okay. More or less naman kasi, pagka-date mo yung tao,
Okay, or lumalabas kayo, alam mo na kung anong trabaho niyan, anong posisyon, tapos more or less alam mo yung sahod. Ngayon, halimbawa, bank teller, halimbawa, bank teller, tapos makita mo, bank teller, tapos yung alahas, ang laki ng, mas malaki pa sa puwet ng baso, di ba? Tapos parating, ano, parating naka-latest na gadget, na iPhone or Samsung or whatever, right? Mm-hmm. Or tipong, hindi naman sa sinasabi natin na they cannot, ha? Pero yung tipong glaring, di ba? Parang glaring. Tapos yung bag, naka-LV or naka-Hermes pa. naka-Hermes. Wow. Oh, di ba? So, kumbaga, kapag medyo way out of league na dun sa kanyang sabihin na lang natin na lifestyle or kabuhayan, then I think that's already a red flag, okay? Not unless na talagang may business yan outside, pero kung halimbawa, every quincenas, every atrenta, pumupunta kayo ng green belt, ano ba yung luxury ng green belt? Green belt 5, di ba? Tapos bibili ng ano? Bibili ng ano ba? High-end. Ng high-end na sapatos, mga ganyan, di ba? Mga Fender, whatever, or yan, medyo red flag yan. Kasi baka mamaya, the person is already living beyond his or her means or parating piece of fare, parating lumalabas. Kasi ang dami dyan, no? May naging case ako, mga bankero, pero tagal na, 20 years in the banking industry, no? Wala pa rin silang ipon. Kasi ang ginagawa nila, kapag may darating na sahod, na sweldo, nagtitake out sila ng loan to go out of the country. Naka-loan. Yun, ng trip. Financial red flag din yan. Na kapag nakikita mo yung tao na, teka, parang ito lang ang trabaho nito, pero parang teller, tapos ang ang lifestyle, para mga SVP na yung lifestyle. Parang medyo, you know, may disconnect. Tapos pagkita mo sa credit card, ang daming credit card. Right. Di ba? Ang dami na niyang credit card sa ano, ang daming credit card sa wallet, di ba? I mean, who needs 3 or 4 or 5 credit cards, right? So baka mamaya, nagpapaikot lang yan. So, yan, financial red flag yan. Oo. Ako, last ko na to. Okay. Na, financial red flag. Ito yung tinatawag na kung yung partner mo is willing to sacrifice in order to save. Ayan. Oh, but red flag yun? Kung hindi siya willing to sacrifice. Ah, hindi willing to sacrifice. Oo. Usually, di ba, pag mag-boyfriend, girlfriend, di ba, you plan na kapag may long weekend, you plan to go somewhere, you plan to go to Baguio, or kapag gusto nyo mag-Boracay, di ba, kasi long weekend naman. May Boracay dati, di ba? So, months ahead, iniipon nyo na yan eh, di ba, yung gagamitin nyo, yung airfare ninyo, yung hotel, yung pang-tour ninyo. So, kapag yung partner mo, sinasabi niya sa'yo na, babe, ikaw na mag-ipon dyan, ha? Mahirap yun. Mahirap yun. Sa bagay, kung mag-hotel ka na mahal, ipunan nyo, di ba? Or may mga 12 hours naman dyan. Pero iba naman yun. Iba na yun. 3 hours pa nga, eh. 395. No questions asked. Mabilis na yung check-in doon. no questions asked, diba? So anyways, so guys, no, so those are the different financial red flags na titingnan natin if and when you're dating, no. So tinatingnan din natin kung yun, may nababanggit ba sa inyo na financial goals yung tao, panakana ka, kung gumagamit ng credit card tapos kinukuha lang yung cash every time kapag hindi willing mag-sacrifice with the goals and if they are living beyond their means. Okay, so those are the simple tips, no, kasi mahirap na, di ba, Mario, magkagulatan, di ba? Correct. Magkagulatan. Oh. Mahirap yan. Pag when you tie the knot, nako, pagkita, pagpunta ng credit card bill sa bahay, magulat-gulat kayo, nako. Okay? Mm. So, mahirap yan. So, anyways, so thank you for being with us this day. Okay? Maraming salamat. For those of you who still have not subscribed in our YouTube channel, please do subscribe, okay? And then click the notification bell there para every time na may lalabas na video, you would be alerted. And then if you have any questions, just email us admin@wealtharchy.com or message us in our Facebook page, WealthArchy. So with that, thank you very much. Maraming salamat. See you sa susunod na video. Bye-bye.